Ngayon, para sa akin, iboto natin yung mga lalo na ipursigi nating ipanalo si President Leni Robredo at ang kanyang katandem na si Senador Kiko Pangilinan bilang Vice Presidente. At kumuha tayo ng kahit na anim doon sa kanyang ticket sa senador. Ipursigi natin yan. Ngayon, yung anim, kumuha tayo sa iba na alam nating may kakayahan. Kaya nga nag-adapt siya ng mga kandidato . Di ba? Na alam niyang makakatulong sa kanyang mga nais isulong sa gobyerno na pagbabago. Siguro, alam niya na mga team player ito. Di ba? Pag sinabi mong team player, nakikipagkaisa. Di ba? Ako, hindi nagbabago ang paniwala ko na si Herbert Bautista kahit nasa kabilang bakod siya. Wala siyang choice . Di ba? Walang choice. Tingnan ninyo tinanggal siya doon sa ticket. Ano bang klaseng partido yan na adapted lang naman yan. Hindi naman mga official candidates pare-pareho yan . Di ba? Wala . Kasi gusto rin nilang manalo. Di ba? Pero sabihin mo, Mig Subiri, ayoko na yan. Wala yan . Mga kaibigan . Puro daldal yan. Wala yan. Ha? Gintong kutsara din ang napagbigyan na yan ng mahabang panahon. Di ba? Yung mga sinasabi nila ngayon, dapat ginawa nila yan nung nakaupo sila. Si Herbert Bautista, maraming nagawa bilang mayor. Ha? Naniniwala ako sa kakayahan niyan. Ako pa, alam niyo naman ako, bihirang bihira tayong humanga. Ha? Magrekomenda ng mga karapat-dapat. Kasi sabi nga sa akin, kukunti kaibigan mo . Di ba? Kasi namimili tayo . Mga kaibigan . Para saan yung mga kaibigan ka? Hindi naman ako nangungwarta. Kung mangungwarta ako, kakaibiganin ko lahat yan. Di ba? Wala akong aawayin dyan. Kaibigan lang pala . Magkakapera lang pala . Di ganun ang gagawin ko. Di ba? Pag-uutuin ko lahat yan, gusto nyo? Para wala nang magsalita, wala nang masasabi. Ha? Wala nang magsasabi. Hindi mo masasabi yung totoo, kamukha ng sinasabi natin dito, kung kwarta lang ang hangad natin . Matagal na sana akong pakuyakuyakoy sa buhay ko, mga kaibigan, kung sinunod ko. Ito nga, nung nandun ako sa isang himpilan . Bagay, marami nang nagsasabi sa akin yan. Pero noon, nung nandun ako sa isang malaking himpilan ng crony, mga kaibigan, ano sabi sa akin? Nagkukwentuhan kami nung may-ari, na namatay na. Ando doon yung isang kinikilalang journalist yun at editor, mga kaibigan. Si Boots Del Castillo, namatay na rin . Siguro, pinapunta talaga yun na may-ari nung istasyon para, payuhan. Pinapayuhan nila ako. Ang sabi noon, nung yumaon na yun, si Bus del Castillo, sabi niya sa akin, pare, kung hindi naman natin kaya, dapat makibagay na lang. Hindi ako kumikibo, di ba? Pero sa loob-loob ko, ba't ako makikibagay kay Erap? Mandarambong yan. Nakulong na yan . Mga kaibigan, nabilanggo na yan, nahatulan na yung hinduropot na yan. Makikibagay ako dyan? Para lamang ika nga . Kasi pinatawag ni Erap yung may-ari ng istasyon na yun. Mga kaibigan, ha? Habang sila'y nag-uusap ni Erap, tinawagan ako sa telepono. Kasalukuyan, nasa birthday kami. Umaattend ako ng
birthday ng isang nasa media rin. Eh, maingay eh. Pumunta pa ako doon sa malayo. Kausap ko yung may-ari. Sabi, pare, eh, nandito anya ako eh. Pinatawag ako ni Erap. Tumatakbong mayor si Erap sa Maynila. Ano sabi sa akin? Eh, akala ko kung ano pag-uusapan namin. Kasama ko pa itong mga anak ko eh. Yung pala, ikaw ang pag-uusapan namin. Kaya ako pinatawag. Eh, nandito kami sa bago niyang steakhouse dito sa Green Hills, mga kaibigan. Eh di siyempre, alam niyo na yung mensahe kung bakit siya tumawag. Hindi man niya sinasabing, huwag mong banatan si Erap. Di ba? Yun yung ano eh, yun yung mga common sense na lang eh. At para hindi ka ipahiya eh, nung kumakausap sa'yo eh. Para hindi ka ma-embarrass. Di ba? Dinidiplomasya ka. Oh, eh naintindihan ko naman. Pero, ang hindi ko masisikmura, eh lunukin ko si Erap, mga kaibigan. Di ba? Ang isang kamukha niya, lulunukin ko. Yun, hindi ko magagawa eh. Bakit? Ibig mong sabihin eh, hahayaan ko na itong mga taga-Maynila eh, ganyan na lang. Lolokohin yan. Nagkamali ba ako? Hindi. Pinagnakawan ulit eh. Mga kaibigan eh. Dinambong ulit ni Erap, di ba? Sino ang nagdala sa Maynila kay Erap? Si Isko Moreno. Kaya yung krimen ni Erap, kasali siya sa krimen. Di ba? Na ginawa sa Maynila. Eh, sinasabi natin. Oh, tapos nun eh, pinapasyal ako sa opisina. Ayun, nando doon yung si Butch del Castillo. Mga kaibigan, namatay na eh. Magaling yun. Business editor yun. Mga kaibigan, veterano yun. Ano sabi niya? Eh kung hindi kaya eh, ano na lang. Hindi ka pinapaya. Huwag mo nang banatan. Hindi sinasabing ganun. Pero yun din yun. Di ba? Sa ibang pamamaraan, sinasabi. Oh. Eh hindi ako ano eh. Eh, kinumit ko na ang sarili ko, natanggalin nyo na lang ako pagkatapos ng eleksyon. Na yun naman ang ginawa nila. Hindi ko sinasabi yun, ha? Mga kaibigan. At hindi ko pwedeng iwan ang isang matinong tao. Hindi ko pwedeng talikuran magkano man ang halagang kapalit ng isang taong nagbigay ng pagpapahalaga sa aking, sa pakikipagkaibigan sa akin. Hindi pwedeng gawin yun. Si Mayor Lim yun. At para ko na rin hindi tinalikuran ang mga mamamayan ng lungsod ng Maynila. Sila ang tumalikod sa ikabubuti nila. Tinalikuran nila ang mabuti. Nagpaloko sila. Oh, sino nanalo? E di, mga kaibigan, sino natalo? Si Mayor Lim ba? Isa lang siya. Natalo mga taga-Maynila, mga kaibigan, hindi si Mayor Lim. Di ba? Oh. Ngayon, eto na naman. Naglalabasa na baho ni Isko Moreno sa Maynila tsaka nung katandem niyang si Hani Lacuna. Di ba? Naglalabasa na eh. Mga kaibigan, kaya si Hani Lacuna hindi mananalo sa Maynila. Kahit magbikini pa siya ng nagtututuwad sa karsada, mga kaibigan, di mananalo yan. Puro pananakot na nga ginagawa dyan eh. Ah, puro, ika nga, panlalamang na. Kinoko-ers na yung mga empleyado ng City Hall, kung ano-ano naiisip. Siguro, binabangungot na, nananaginip na sa gabi, mga kaibigan. Ang pag-asa na lang niya, yung pinag-aandaan nila, ipandaraya sila. Di ba? Nitong si Bongo, mga kaibigan, baka yun ang inakala niya. No way, mga kaibigan. Abangan na lang ninyo kasi yung kalaban nito, 58% na ang ano sa survey. Eh. bagay, hindi naman ako nagbabase dyan. Lagi akong may kinakausap kung saan-saan, kung taga saang distrito sila sa Maynila.
pinagtatanong ko eh. Hindi ko kailangan magbase sa survey. Dito ako sa reality, sarili kong survey. May mga kakilala ako eh. O, kumusta naman? Sa Maynila. Wala eh. Ang matunog dun sa amin eh, Alex Lopez eh. Mga kaibigan, yun ang lagi ko naririnig eh. Bakit si Yani, nakaupo yan eh. Naku, walang hiya yan. Matapobre yan. Mayabang yan. At saka, ang takaw sa pera niyang mga yan, pamilya niyan, asawa niyan. Sinusuka sila, mga kaibigan, ng mga mamamayan, unang-una na ng mga empleyado ng City Hall, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Senator Sonny Trillanes, kilala natin bilang matapang at walang takot na lumalaban sa mga pagmamalabis sa gobyerno. Mapapresidente o mga kilalang pangalan sa politika, tumindig siya para panagutin ang tiwali, kahit pa siya ay makulong. Kaya naman nung naupo siyang senador noong 2007, ang isinabatas niya mga panukalang magre-reforma sa pamahalaan at tutulong mga kababayan. Noong 2019, bago matapos ang termino niya, pinarangalan siya ng Senado bilang most productive senator dahil siya ang may pinakamaraming naisabatas na national bills bilang principal author at principal sponsor. Maliban pa ito sa mga natulungan niya sa mga programa niya tulad ng medical assistance and scholarship programs. Ngayon tumatakbo siya para makabalik sa Senado. Tiwala akong ipagpapatuloy niya ang nasimulan niyang mga advokasya. Ang anti-corruption campaign, economic recovery and poverty alleviation, at peace and order. Kailangan natin ng kakampi sa Senado na di lang tutulong sa pagsulong ng mga programa natin, nang magbabantay sa mga susubok na magmalabis sa kapangyarihan, nang sisigurong mananagot ang umaabuso at nagsadlak sa atin sa mga problemang hinaharap natin ngayon. Ang bantay ng ating bayan, Senator Sonny Trillanes. Ngayon, ang sabi ho ni Ginoong Bay Puno, we are now witnessing a magical and miraculous moments in Philippine political history. Ito yung opinion niya nung makita niya yung kaganapan sa Quezon Memorial Circle at yung sinundan itong proclamation rally sa Bicol, di ba? Ganun din. Ang sabi niya, no doubt, walang dudaan niya. Sabi niya, ngayon ay nasasaksihan natin ang isang magical at miraculous na mga sandali sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas. At walang duda, sa Tagalog, no, BP Lenny Robredo will emerge resoundingly victorious and become the next president of the Republic of the Philippines. Kiko Pangilinan as the next vice president. Long live all the kakamping senatorial slates. Humiyaw tayong lahat sa kanilang tagumpay. Bravo at mabuhay ang mga mamamayan at ang ating kaisa-isang bansang Pilipinas. Ngayon, tayo po ay sumasaludo sa mga kabataan na lumalahok at ngayon sila ang mga ika nga po'y masigasig na nangunguna sa mga rally. Nagulat ako. Hindi ako nagkamali, di ba sabi ko sa inyo nung una, 14 million mahigit ang boto ni Vice President nakaraang eleksyon. Bakit ka matatakot?
di ba? Walang dahilan para magbago isip niyang mga yan. Lalo pa, napakarami niyang naipakita. Ha? Sa kabila ng para siyang ika nga eh, para niyang itinutulak yung pader, ha? Mga kaibigan. Sa dami ng paninira laban sa kanya. Hindi niya inintindihan. Mga asong ulol na tumatahol, ha? Sa kanyang dinadaanan. Hindi siya pumulot ng bato para batuhin yung aso. Dire-diretso. Ha? Na isinulong niya kung ano yung magagawa niya. Minaximize niya ang kanyang opisina. Kanya magagawa. Ito mga kabataan ngayon na nandiyan dyan, na gumagawa ng kabutihan ngayon, mga kaibigan, para tayo iligtas, para isalba ang ating bansa laban sa mga magnanakaw, mga mapagsamantala, mapag-abuso sa pamahalaan, higit sa lahat. Sinasagip tayo ng mga kabataan ngayon sa nalalapit na pananakop ng Inchik dito sa Pilipinas. Sumasaludo kami dyan at ultimo, ang kanilang mga ninuno ay dadakila sa kanila, mga kaibigan. Sila yung sumunod at nagtataguyod sa simulain ni Dr. Jose Rizal na nagsabing, ang mga kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Dito sa bayan ko, ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Apollo Wanted Kibuloy! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, aking ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na